Okay. So, welcome back, mga kastig. So, yun. So, pasensya muna. So, medyo natagalan lang tayo sa pagbablog, mga kastig. Sa pag-upload, mga kastig. Kasi, naging busy tayo, mga kastig. So, ayun nga, mga kastig, is ano. Yun, medyo okay na tayo ngayon. So, nagkaroon na tayo ng konting... may ads na tayo, yun ang good news sa atin, mga kastig, no? So wait lang, mga kastig. So ganyan, tulad nga ng ay sabihin ko muna sa inyo, mga kastig, kasi medyo natagalan nga tayo sa pagbablog, sa pag-upload. So madami tayong ginawa, mga kastig, no? And yun nga, you know, estudyante rin ako, mga kastig, is kailangan ko rin sa ano yun, nag-module ganun, mga kastig. So medyo natagalan tayo sa pag-upload, mga kastig. And then sa may problema kasi, may problema rin ako, mga kastig, sa ano, sa pag-apply sa YouTube. So yun, is madami akong copyright na music. So yun, problema ko rin yung, mga kastig. Yun, mga kastigis, salamat sa mga solid na sumusuporta sa ating YouTube channel, mga kastig, no? Astigmot FI. So, maraming salamat sa inyo. So, alam na ninyo yung mga sarili ninyo, mga kastig, no? So, maraming salamat. So, hindi naman dahil sa inyo, mga kastigis, hindi natin nakamit yon. So, ngayon is may ads na tayo. Sana matulungan nyo ako at tutulungan ko rin kayo, mga kastig. So, magbibigay tayo ng konting idea and tips hanggat kaya natin, mga kastig. Mapalakasin natin yung motor natin. So sa mga bago pa lang sa ating channel, please subscribe. So pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang update, mga kastig. So yun lang, mga kastig. Now, by the way, mga kastig, sasabihin ko lang sa inyo, yun nga, is kung nakikita nyo naman yung harap ng ano, front fender natin, is nakat siya. So, yan. Hindi ko muna ipapakita sa inyo ng malapitan, mga kastig, kasi hindi pa tapos yan. By the way, yan, i-upload ko sana to, kaso, yun nga is, may nung nagbagyo, is nawala ng kuryente dito sa amin ng ilang araw. So, yun, nahirapan din ako sa signal. So, nawala rin yung signal namin. So, naka-data lang ako, mga kastig, no, gamit yung mag-upload ko. Yun nga, nahirapan. So, pasensya nyo na, mga kastig. So, ipapalabas din natin yan sa vlog natin. And then, yung nagpalit tayo ng tent sa ano. Yun yung ano natin. Yan. So, Chameleon Blue. So, ngayon is Chameleon Pink. Na nagla-light blue siya. Pag naarawan, nag-iiba yung kulay, mga kastig. Yan po yung update. So, ngayon, nakikita nyo na, mga kastig, yung pwede natin i-upload. So, abangan lang, mga kastig, ito. At saka yung pagtabas natin doon, no? Yan. So, yan, mga kastig. So, maganda siyang tignan. So, hindi pa tapos yan, mga kastig, no? And then, dito is hindi pa tapos. Baka ang gagawin ko dyan, mga kastig, is tatanggalin ko to. Yan, para straight na lang siya. So, yun nga, medyo, hindi pa, yan nga, hindi pa tapos. Yun, mga kastig, is simulan na natin yung ano. So, nasabi ko naman sa inyo lahat yung mga problema natin. So, sa mga solid subscriber natin dyan, solid viewers, is sana tulungan niyo ako. So, don't escape the ads, mga kastig, no? Huwag yung escape para matulungan niyo ako, mga kastig. Para mas madali yan. You know, mas madali. So, madali nating, ano, i-upgrade yung motor natin, mga kastig. So, ngayon nga, mga stickies, nag-aanda ako sa pag-vlog ko, nag-iipon lang ako para may i-vlog ako ganun. Pero, ngayon, is may ads na tayo. Sana matulungan nyo rin ako. Ulit-ulit na nga. Sige, simulan na natin, mga kastig, no? So, yun nga. Wala muna tayong intro. So, yun, mga kastig, bago natin sisimulan pala, is may sasabihin lang ako na konting, ano, kasi sa karamihan kasi, natatakot silang mag- tune up or 2P. So medyo mainit pa yung makina. Kasi galing ako dun sa Echo. So nag-online lang ako. Kasi wala namang signal dito sa amin. So dun ako pumunta sa Echo.
So yun mga signo. So natatakot kayong mag-tupi or magpa-tupi or magpa-tune up sa kasha ay sa shop or what, ganun. So ngayon mga kastig, itong video na to is ituturo ko sa inyo paano mag-tune up or mag-tupi ng XRM-FI. By the way mga kastig, is hindi ko na first time to mag-tupi, is sinubukan ko na mag-tupi ng, so second time ko na mag-tupi to, ganun nga. So sinubukan ko na mag-tupi sa kasama ko mga kastig, okay naman, walang problema, basta yung pagkatupi mo is maayos and yung standard ng pagtupi is yun nga sinusunod nyo. Yun mga kastig, karamihan meron nagpapatupi mga kastig, diba? Meron nagpapatupi is nagpapatune up na humihina yung motor. Ang kadahilan yun mga kastig is hindi tama ang pagkatune up nun. Yun nga, hindi tama. By the way, sabihin ko na sa inyo, yung exhaust nito mga kastig, ito po yung exhaust niya. So 0.17, so ilalagay ko dyan sa screen. 0.17 and 0.10 to mga kastig. Ano bang gamitin natin na pang sukat? So ipapakita ko sa inyo. So ito yung gamitin natin pang sukat mga kastig. So yan, search nyo lang kung may gusto nyo. Pag, by the way, sabihin ko muna sa inyo, so kung gusto nyong magsarili, mag-tune up, is ito, bibili nyo sa Shopee mga kastig, failure gauge. Yan lang, search nyo lang to. Yan. At saka, yun nga, search nyo lang para kahit hindi nyo napunta sa shop, may idea na kayo mga kastig. Ako mga kastig, sabihin ko lang sa inyo, hindi ako masyado, hindi ako kagalingan. So, natuto lang rin ako sa mga ano. So, isinishare ko lang rin yung mga kalaman ko sa inyo mga kastig. So, yun nga, watch and learn. Let's go. Yun. So ngayon nakalimutan ko sabihin sa inyo kung saan makikita yung standard ng pag-tune up. So ipapakita ko muna sa inyo mga kastig. So pasensya na sa pag kung napanood nyo tong video ko eh medyo magulo. Okay lang yan. So no, mag-adjust na rin kayo. Kasi mag-isa lang ako mga kastig in cellphone na gamit natin. So yan, medyo nabasa Ace. Yun nga Ace. Wala, kawawasing ko lang kagabi. Eh nakakahiya naman kung ipapakita ko sa inyo yung itsura niya. Yan. By the way mga kastig, yun nga is yung sinabi ko kung saan makikita yung standard niya pag tune up is dito. Yan. Nandito sa toolbox. Oh, yun oh. Yan kung nakikita nyo, basta kayo na lang bahala mga kastig kasi alam ko na to. Basta dito nyo lang makita kung nakalimutan nyo yung Entic and Exus. So nandito siya, yung standard na. So so ayun mga kastig no, nabuksan na natin yung tapet cover niya, so valve cover. So ito yung gamit natin, range 8. So yun mga kastig is normal, it's normal lang yan na maglalaglag yung ano o lalabas yung oil niyan kasi you know pag ano ng makina is pumupunta yung oil dito. So okay lang talaga yan, it's normal, punas, kunting punas lang yan. And ngayon, pagkatapos nyong buksan lahat ito mga kastig is gumamit kayo ng 17. Yan. Alam nyo namang itong T-wrench na 17. At hindi T-wrench, basta 17 na mahaba na pwedeng pang ano dito. Wait lang mga kastig ha. First na gawin nyo is ano, paikutin nyo muna mga kastig no. So paikutin nyo naman na to ng paganyan. So pag pinaikot nyo na to, ang basta sumunod lang kayo mga kastig sa aking sinasabi. Wait lang, kahit hindi nyo makikita, basta sumunod lang kayo mga kastig is maintindihan nyo yan.
maintindihan nyo na ng mabuti. Yan. So, paikutin nyo muna to, itong T-range ng, ano, clockwise ba? Okay. So, clockwise. Yan. Pag pinaikot nyo mga kastigis, ano to, gagalaw tong exhaust. Yan. Tapos, pag gumalaw yung exhaust mga kastig, susunod tong antique. Yun. So, pag gumalaw na yan mga kastig, pag gumalaw na yung dalawa na yan, is, hanapin nyo na yung, wait lang, bago natin ano, letter T. Makikita nyo yung letter T dyan sa loob. Huwag kayong matakot mga kastig. So, basic lang yan. Astig mot FI lang. So, natuto lang din tayo sa pag-YouTube mga astig. Kaya, kayong nanonood dito, manood lang kayo ng YouTube. Madami tayong idea, madami. So, tungkol sa ating motor. So, wait lang, no. Ipaikot nyo lang yan. Meron yung, ano dyan, T. Yan. Ilalapit natin para makikita nyo. Yan. May nakita kayong F. So, medyo ibabaan nyo konti. Kasi yung T nasa ano, yun, no. Yan, no. Yan, nakikita nyo ba mga kastig? Yan. Yan, wait lang. Para mas subukan nyo naman. Yung T. Nakikita nyo yung T. Yan, T, T. Yan po. Wait lang, no. So, medyo ilawan natin. Yan. Kung nakita nyo yung T na yon, letter T, tapos yung may guhit sa taas, nakikita nyo to. Yan yung, ano, ito. Yan mga kastigis. Tapos yung guhit, tapos dito yung medyo may ano dito. Pagpantayin nyo lang yan. Pag napantay na yan, tapos, iano nyo to pag gumagalaw. Wait lang. Pagpantayin nyo lang yung guhit, at saka dito. Yan, nakikita nyo rin yan. Basic lang yan mga kasig. Basic lang yan! Yun, so basic lang yan. Sabi ni Mukbang TV. Wait lang, pantay na ba? Yan. Pagpantay nyan mga kastig, pabayaan nyo lang tong T-range nyo para hindi gagalaw yung ano natin. Sakto na yan mga kastig. Tapos pag napantay nyo na tong T, yan dito sa ano nya, ang tawag, kahit hindi nyo na to bubuksan, okay lang. Yan, nakikita nyo. You know, gumagalaw. So yan, pag gumagalaw na yan mga kastig, it means pwede na siyang i-tune up. So, another thing. Yun yung tinuro ko sa inyo. So, step by step lang naman, basic lang yun. Yan. So, meron kasi yung iba mga kastig no na panood ko sa pag-tune up is magulo. Yun nga. Tapos meron yung iba, mahina yung boses. Yun. Yun. Gagamit lang tayo ng size. Yan, 9. So, ito yun. Size 9 yan. And, sa akin. Wait lang mga astig. So wait lang, so hanapin lang muna natin yung tools natin. So yun mga kastigis, ano, so sa pang antique dito sa taas is ito lang. Ito yung ginagamit ko mga kastig, no? Kasi pag gumamit ka ng ganito is hindi naman pwede. Hindi ko alam, basta kung madiskarte nyo eh, ito yung gamitin nyo. Basta size 9 yung tools mga kastig. So by the way, ipapakita ko sa inyo yung pillar gauge. So, yan. Tanggalin muna natin.
So yung n dito, inuulit ko mga sting is 0.10 sa n-tick niya. Hanapin nyo lang yung 0.10 dito. Madali lang yan mga sting, no? Yun. Yan mga sting, oh. Kita ko sa inyo. Yan. 0.10 mm ko nun. Yan lang, ganyan. Tapos, yan. Pasok nyo lang yan dyan sa, ano. Ang hirap kasi, walang, ano. So, yun nga, mga stig, no? Ayaw niya yung 0.10 ko. So, ano ka eh. Okay. So, yun mga stick is, then try na nating pinasok tong 0.10 dito sa antique niya. So, parang ayaw niyang pumasok. So, it means, kailangan na talagang mag-tune up mga stick. Ayan, pumasok na. Check natin ulit. So, galawin nyo lang yan mga kastig, no? Yan po, pumasok na yung ano nyo. So, igalaw-galaw nyo lang mga kastig. Ramdaman nyo lang naman mga kastig kung medyo mahigpit. So, kailangan nyong itansyain. Itansyain nyo lang yung ano, kung medyo mahigpit na yung ano nya. Yan. Ito sa antique nya. Wala, nakapasok na. Kung medyo mahigpit mga kastig. So, nakita nyo itong lock nya. Dito. So, itong nut nya. Ito yung nagsisilbing lock. So, ano lang ito. Ang tawag dito. So, nakalimutan ko yung tawag. So yun nga mga stig is i-adjust kan pala yun. So yun, i-adjust nyo lang yan mga stig, no? So, ang gulo ng ano nya, ayaw na namang pumasok. So i-adjust na natin mga stig. So yun mga stig is yan. So galawin nyo lang tong nuts nya, yan. Tapos, kung medyo mahigpit naman, iba pa mahigpit, pag parang maluwang or mahigpit. Basta pag tinansya na kung ano na yung tansya na, yun na yun. So ito lang yung ano nya, pag-adjustan ng ano, bulb. So, pag yan na yung tansya ninyo, ganyan. So mahigpitan nyo na itong nut nya. So, siyempre, yun lang at yung tinuro ko sa inyo. So, i-ano nyo muna. Sukatin nyo muna kung okay. Sinusukat ko muna mga sinyo. Yan mga stig, so pag sinukat nyo na yan. Yan mga stig, lalagay ko na lang dito yung video. Sabi lang. Pupurmahin lang natin. Para ano, medyo mahirap kasi mag video mga stig, no? Kaso na gumagalaw. So yan. Walang tayo na. Yan. Kahirap. Basta ganun lang mga stig, ang tinuro ko naman sa inyo is tansayin nyo lang yung higpit. So
higpit niya. Yan mga kastigis, tansyahin nyo lang yung higpit niya, no? So, pag pinasok nyo yung barrel gauge, yan. Yan mga kastigis, pag pinasok nyo, maluwang. So, pahigpitan nyo konti. So, maluwang yung sa akin. Mahirap tansyahin. Dapat dalawang kamay. Yan mga kastig, pag naramdaman yung medyo okay na siya yung paghinila-hila nyo, ramdaman nyo, is okay naman, hindi mahigpit. So, nasa sakto lang. Sakto lang yung ano niya. So, yun na. Lock nyo na. Yan mga kastig, so medyo okay na yung dito. Sana gagalaw. Yung mga kastig. Kastig, no? So, naging okay na yung intake natin, 0.10. So, basta pag tinansya na yan, pag pinasok na yung failure gauge, mga kastig, ramdaman nyo lang kung medyo mahigpit or maluwang ganon. So, tansyahin nyo lang dito. So, dito nyo i-adjust yung nakikita nyo. Ayan. Paluwagan nyo yung nuts, tapos i-adjust nyo na dito. Yun yung mga stick. Basic lang. Tapos ngayon, sa exhaust naman tayo, 0.17. So, ngayon mga stick is wala akong 0.17, no? So, ang gagawin natin is ganito. Basic lang to. Wala tayong 0.17. So, walang 0.17 mga kastig. So, ganito lang yon. So, pagsamahin nyo lang yung para makakuha kayo ng 17. 0.17 is pagsamahin nyo lang yung 4 at saka 13. Yun po mga kastig. 0.4 tapos 0.13. So, yun o. So, again, so yun nga mga kastig, yan yung dalawa, yan 0.4 at saka 0.13. so pagsasamahin mo yan, it means yung kalapad dyan is 0.17 na. So 0.17 na to mga kastig. So yan lang naman yung standard yan, basic lang yan. So yan 0.17 na mga kastig. So 0.17 na to mga kastig, no? So pinagsama ko lang. So ngayon, tulad ng ginawa nyo sa taas sa antique, yun din gagawin nyo sa baba. So
over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Medyo natagal na tayo sa pag-tune up, is medyo mahirap talaga. Mahirap pero standard yung pag-tune up natin, mga Astig. Okay na okay. Yun. Pakilike na lang may natutunan kay mga Astig. So pakilike yung video natin, mga Astig. So yun lang, Astig Motive. Ay lang, mga Astig, no? So yun is pagkatapos nyo nilock, so paigpitan yung mabuti. Kung napagpitan nyo na, so sukatin nyo ulit para ma-sure 0.10 and 0.17. Pag nasukat nyo na is maayos naman, is yun na, saran nyo na, at hanggang dito na lang. So yun nga, mga Stigies, hanggang dito na lang tayo. Stigmoto FI, so laging nandito, nagbibigay ng konting idea, mga Stig, para sa ating motor, so tayo concept natin. So by the way, mga Stigies, nagpababa tayo ng ano, ng ito, lifter. So ano lang yan, 1 inch lang, 2 inch dati, so nag 1 inch ako. Kasi pang daily use yung motor natin, eh mahirapan sa pagluman sa ano, lalo sa maputik, mahirapan sumasayad yung ilalim. So yung mga Stig, hanggang dito lang tayo, ride safe, and peace.